Kuya. Siguro nga, may mga bagay po talaga sa buhay na malalaman lang natin ang halaga kapag wala na ito sa atin. May mga sitwasyon na maiintindihan lang natin kapag tayo na mismo ang nakakaramdam nito. Tulad na lamang po ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kuya, ako nga po pala si Cecil. Nagtatrabaho po ako sa isang bangko sa Makati. Lumaki akong mag-isa, bagamat ako ay nakatira sa tiyahin ko noon, ay masasabi ko pa rin na para rin akong isang ulila. Namatay ang itay ko noong 7 taong gulang pa lamang ako, Kuya. Kasabay nito ay ang pagpapasyang magtrabaho si inay sa Saudi bilang isang domestic helper. Ate, umayag ka na. Wala naman akong ibang mapagbibili ng kay Cecily. Saka mabait naman siyang bata. Hindi naman siya sakit ng ulo. Kung hindi lang naman talaga kailangan eh. Hindi naman ako aalis. Ay, ano ka ba naman, Mildred? Kamamatay lang ni Romeo eh. Iiwan mo naman agad si Cecil. Sigurado ka na ba dyan? Para rin naman kay Cecil to, ate. Hindi naman ako magpapasarap dun. Oo, sigurado na ako. Yung mga gamit niya nandun na sa sala. Ikaw na lang ang bahala, ate, ha? Ah, basta. Mag-iingat ka ron at pangako mo, ha? Babalik ka. Kuya, abulin mo ako, dali! Kuya! Paya! Ay, ang daya mo naman eh. Bagal-bagal mo. Nay! Nay! Mano po, Chang? Kaawaan ka, anak. Nay, di ba dito muna ako magbabakasyon? Ayaw kasi maniwala na ito ni Kuya Jigoy eh. Oo, Cecil, anak. Kita mo, Kuya, sabi ko sa'yo eh. Oo na. Cecil, anak, magpapakabait ka kay Tita Sun mo, ha? Yung mga bilin ko sa'yo. Opo, Nay. Payakap nga, anak. Ang bango-bango talaga ng baby ko. Sige na, maglaro na kayo ng Kuya Jigoy mo. Bye-bye, Nay. Tara, Kuya Jigoy, punta tayo sa ilog. Sabi ni inay ay babalikan niya ako pagkatapos ng 2 linggo dahil mayroon lamang siyang aasikasuhing importanteng bagay, Kuya. Pero ang dapat sana'y 2 linggo ay naging mga buwan at mga taon. Happy birthday, Cecil! Yay! O, dali na, Cecil. I-blow mo na yung candles, tapos mag-wish ka na. Pinag-ipunan ko yung cake na yan. Ayoko, Kuya Jigoy. Kahit naman mag-wish ako ng mag-wish, hindi naman natutupad eh. Yung wish ko nga nung 9th birthday ko, hindi naman natupad. Hinihiling mo na naman ba na sana sunduin ka na ng nanay mo? Hindi, no. Bakit ko naman hihilingin yun? Ayoko na nga siya makita eh. Aray naman, Kuya! Makabatok naman to! Kung ano-ano kasi pinagsasabi mo dyan eh. Alam mo, para rin naman sa'yo kung bakit umalis si Chang Mildred. Oo na, sinabi mo na yan. Paulit-ulit. Talaga, uulit-ulitin ko hanggat hindi pumapasok dyan sa kukote mo. Aray! Makadudot naman sa ulo ko si Kuya! O sige, i-blow mo na yung candle. Sige na nga. Yehey! Aminin ko, masama ang loob ko kay inay, Kuya. Tulad ni itay, ay nagsinungaling din siya sa akin. Pareho nilang hindi tinupad ang mga pangako nila. Ang pangako ni tatay na hindi niya ako iiwan. At ang pangako ni inay na babalikan niya ako. Laging nagpapadala ng liham si inay mula sa Saudi noong high school ako. Pero aaminin ko sa inyong kahit isa sa mga liham na yun ay wala akong binasa, Kuya. Ayokong mabasa ang mga paliwanag niya. Kahit ano pa ang sabihin niyang dahilan, para sa akin,
mali pa rin na iniwan niya ako. Hoy, Cecil! Tara, sama ka sa akin sa bayan. Inuutusan ako ni Papa. Ikaw na lang, Kuya. May ginagawa ako eh. Ano ba yung ginagawa mo? Eh, nagsisiga ka lang naman eh. Mamaya mo nag... Teka, ano yung ginagamit mong papel pang siga? Tekang... Oh, Kuya! Huwag mo nang kunin! Aray. Ayan! Aray. Papapasok ka pa eh. Kasi naman eh. Mga sulat to ah. Teka. Saudi? Mga sulat galing kay Tiang Mildred. Ano pa ba naman, Cecil? Bakit mo sinusunog? Oh, ano si Kaka? Lasing na. Diba, nakikiliti ako. Diba? May anahan ni Mami. Diba? Nakikiliti ako. Tiang, nandyan na po pala kayo. Oo. Hindi mo ba nakikita? Oh, honey. Naku. Ay, blood ka na naman eh. Eh, buwisit kasi tong babaeng to eh. Tatanong-tanong pa eh. Nakikita naman ako. Hoy, Cecil. Ipaghanda mo na kami ng pagkain. Dalian mo. Opo. Tara na, honey. Pumasok na tayo sa bahay. Ano ba? Galiti ako, honey. Ano ba? Talaga. Ang Tiang Mildred talaga. Tiang po'y nabalat kung may kirengkeng pa. O siya, sundin mo na yung inuutos ni Tiang. Baka mamaya, makurot ka na naman eh. Adaanan na lang kita bukas, ha? Sige, Kuya. Sa tuwing tumatawag ang inaig sa bahay, ay nagdadahilan ako upang hindi ko siya makausap, Kuya. Ayokong marinig ang boses niya dahil alam kong kapag nakausap ko siya, lalo lang madadagdagan ang sakit na nararamdaman ko. Isa lang naman ang gusto ko, yung pagdilat muli ng aking mga mata. Si Inay ang una kong makikita. Pero habang tumatagal, ay unti-unting nawawala ang pag-asa kong makita uli siya. Woo! Eh baka mamaya magpaligaw ka dun kay Berting, ha? Naku naman, Ceci. Niwala nga pambili ng sabon yun eh. Kita mo mukhang hindi naliligo. Mukha mo, Kuya. Tigilan mo ko, no? Kadiri. Ang mabaho eh. Hmm? Hindi. Ay, Kuya si Chong. Ay, kung natapos ko lang ang aking pag-aaral. Hoy, halika nga dito, Jigoy. Kuha mo nga ako sa nanay mo ng pera. Medyo nabiting kami ni Kadoming. Tay, umuwi na kayo. Lasing na kayo eh. Sinong lasing? Sinong lasing? Ako lasing? Hindi ako lasing. Ay! Chong! Bayan, tulungan mo nga ako. Tulungan mo ako. Bilis. Bigawa niya ako. Halika ko yan. Tulungan natin si Chong. Kita mo, Cecil. Alam mo, maswerte ka pa nga eh. Kasi si Tia, kahit malayo sa'yo, yung ikabubuti mo pa rin ang iniisip. Di tulad nitong papa ko. Walang ibang ginawa kundi uminom. Ligarilyo, magsugal. Ay nako. Huwag na nga natin siyang pag-usapan, Kuya. Sino? Yung babaeng umiwan sa akin dati. Hoy, nanay mo yun. Hindi kung sinong babae lang. Ikaw talaga. Dalawang dekada na ang lumipas. Nakapagtapos na ako sa kolehiyo at nakakuha ng magandang trabaho. Hindi nagtagal ay umalis na rin ako sa bahay ni Tia Ason. Kumuha ako ng apartment at nag-hire ng isang katulong. Pinaon ko na sa limot na may magulang pa ako, Kuya. Ang inisip ko ay namatay ng pareho sa aksidente ang mga magulang ko noong 7 years old pa lamang ako. Mas magaang na kasing isipin yon kaysa isiping buhay pang inay ko pero wala siya sa tabi ko. Nabuhay ako mag-isa, walang ibang sinasandalan, walang inang napagsasabihan ng mga problema.
at naiiyakan tuwing gabi. Hanggang isang araw. Di ba sinabi ko sa iyo huwag mong pakialaman ang aparador ko? Pasensya na po, ma'am. Magulo po kasing damitan nyo, kaya inayos ko lang po. Wala akong pakialam. Sinabi ko sa iyo huwag mong pakialaman. Tapos! Opo, ma'am. Pasensya na po talaga. Ma'am, buksan ko lang po ang pinto, ha? Malamang! Alam nga naman ako pa ang magbukas, manang puring. Nakakahiya naman sa'yo. Ma'am, may naghahanap po sa'yo. Sino ba ya? Kuya Jigoy? Oo, kamusta ka na? Kuya, buti naman at nasipan mo akong dalawin. Oo naman. May kasama ako. Kasama? Gusto ka rin niya makita eh. Sino? Siyang tara dito ka. Anak, Cecil, anak. Ba't nandito yan? Ba't kasama mo yan? Cecil, ano ba? Bumalik ang nanay pagkatapos ng halos 2 dekada niyang pagkawala. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman noon, kuya. Ang totoo'y halos makalimutan ko na ang mukha niya. Kung hindi pa niya ako tinawag na anak, ay hindi ko pa malalaman na nanay ko na pala ang matandang babaeng kaharap ko. Nag-retire na ako at nagpaalam na rin ako sa employer kung hindi na ako babalik. Magkakasama na tayo ulit, Cecil. Ba't bumalik pa ho kayo? Cecil, ano ba? Ayos lang, Jikoy. Cecil, anak, gusto ko sana na magkasama tayo sa mga huling sandali ng buhay ko. Gusto ko sana makabawi man lang sa'yo, anak. May uterine cancer si Tia Mildred, Cecil. Stage 4. Bibigyan niyo pa ako ng problema. Anong tingin niyo sa bahay ko? Home for the aged? Bumalik kayo dahil kailangan niyo na mag-aalaga sa inyo. Bumalik kayo kasi kailangan niyo na ako ngayon? Cecil, huwag kang bastos! Pasensya na kayo kung nababastusan kayo sa pananalita ko. Wala kasi akong magulang na nagturo sa akin ng magandang asal. Ano? Tara na, Tia Mildred. Nagkamali yata tayo ng pinuntahan. Akala ko tao ang nakatira dito. Mabangis na hayop pala. Cecil, anak. Pangako. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Hindi kita papakilaman, anak. Gusto ko lang na nakita kita. Okay lang kahit hindi mo ko kausapin araw-araw. Basta pagbigyan mo lang ako na lagi kitang nakikita. Sandali na lamang ang itatagal ko sa mundo, anak. Sandali na lang. Sana'y mapagbigyan mo ko parang awa mo na. Pumayag akong tumira siya sa apartment ko, kuya. May uterine cancer ang nanay. Nasa stage 4 na ito nang malaman niya. Kung kaya't hindi na ito maisasalba pa ng chemotherapy. Totoo ang sinabi niyang hindi na siya magtatagal sa mundong ito. Subalit sa halip na maawa, ay lalo akong nagalit sa kanya, kuya. Dahil naging maramot siya sa akin. Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit ngayon lang? Tapos ay iiwan rin naman pala niya ako uli. Sa bawat araw na dumaan, ay iniwasan ko ang nanay. Nakatira kami sa isang bubong. Pero hangga't maaari ay nagkukulong ako sa kwarto ko at maaga akong natutulog. Ayokong mapalapit sa kanya dahil alam kong aalis na naman siya at muli na naman akong mag-iisa. Anak, Cecil, anak, nandiyan ka ba? Anak,
magpapaturo lang sana ako kung paano buksan itong MP3 player na bigay ni Jigoy. Nilagay niya daw kasi yung mga paborito kong kanta para malibang ako. Wala naman si Manang Puring kaya hindi ko alam kung kanino ako magpapaturo. Anak, di bali na lang, baka nagpapahinga ka. Pasensya ka na. Asan na? Gising ka pala. Ito anak ko. Paanong gagana? Eh wala ang battery. Asan ang kahon nito? Nasa kwarto ko. Teka, at kukunin ko. Ako na ang pupunta sa kwarto mo. Oh, ikabit mo itong earphone sa tenga mo. Akin na anak. Ang galing, oo nga no. Talagang tumutunog. Babalik na ako sa kwarto. Teka, sandali anak. Pakinggan mo muna itong kanta. Dali, ikabit mo itong isa sa tenga mo. Ayoko! Sige na anak, kahit isang kanta lang. Pagbibigyan kita. Pero huwag ka na ulit kakatok sa kwarto ko, ha? Sige anak, dali, ikabit mo na. Baby ka pa lang, hindi ka makakatulog kapag hindi mo napapakinggan itong kantang to. Sabi nga ng tatay mo eh, maluho ka daw dahil boses pa ni Connie Francis ang gusto mong ipangihili sa'yo. Eh, siguro kung buhay ang tatay mo ngayon anak, alam kong ipagmamalaki ka niya. Biruin mo, natupad mo yung naging pangarap niya noon para sa sarili niya. At saka... May gagawin pa pala ako. Gusto kong ibalik sa kanyang lahat ng sakit na naramdaman ko noon, Kuya. Ang lahat ng lungkot at pangungulila ko sa isang ina. Gusto kong pagsisihan niya ang ginawa niyang pag-iwan sa akin. Gusto kong ma-realize niya na sana hindi na lang siya umalis. Na sana nakita at nakasama niya ako habang tumatanda ako. Ayoko siyang bigyan ng pagkakataon para maging isang ina pa siya sa akin. Dahil huli na ang lahat. Bato na nga yata ang puso ko. Anak, ipinagluto kita ng hapunan. Hindi ka pa raw kasi kumakain, sabi ni Manang Puring. Cecil? Sinabi ko bang pumasok ka? Ay, pasensya ka na. Hindi ka kasi sumasagot kaya... Labas! Anak, ilalapag ko na lang tong tray dito sa side table mo para pag naisipan mo... Labas sabi eh! Ayokong kumain! At lalong-lalo na hindi ko kakainin yung luto nyo. Lumabas ka na! Labas! Ma'am! Labas sabi eh! Tama na po yan, ma'am. Masasaktan si Ma'am Mildred. Labas! Ma'am Mildred! Tumagal sa ospital ang nanay ng isang buwan dahil sa komplikasyon ng kanser. Kumalat na ito, maging sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero niminsan, hindi ko siya dinalaw. Hinayaan ko si Manang Puring at Jigoy ang mag-alaga sa kanya. Sinabi nila na sa akin na hinahanap ako ng nanay hanggang sa huling sandali niya. Nagmatigas ako, Kuya. Hindi ko pa rin siya pinuntahan.
Tuluyan na ngang nawala ang nanay, kuya. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Kung masaya ba ako dahil alam kong hanggang huling hiningan niya ay hindi siya naging masaya. O malulungkot ba ako dahil sana nagkaayos man lang kami bago siya tuluyang mawala sa akin. Manang Puring! Manang! Kanina pa ako tumatawag ah! Ay, pasensya na ho kayo. Inaayos ko ang gamit ko. Bakit? Saan ka pupunta? Magre-resign na ho ako. Uuwi na ho ako sana ng probinsya namin. Bakit? Dahil ayokong maging katulad nyo ang mga anak ko. Ito po oh, MP3 player ni Ma'am Mildred. Ibigay ko raw po sa inyo yan. Baka sakali daw ho, matauhan kayo. Sige po ma'am, paalam po. Bastos na matanda ito. Ano ba naman itong iniwan sa akin ni nanay? Well, at least may pamanaman lang siya sa akin. Masubukan ngang patugtugin ito. Nasaan na ba yung headset? My best. Cecil, anak. Ang ganda pala nitong MP3, ano? Pwede raw akong mag-record ng kanta dito, sabi ni Jigoy. Anak, gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Alam kong galit ka sa'kin. Pero hindi ko pinagsisisihan na umalis ako noon. Dahil alam kong darating din ang araw na tatanda ako at iiwan rin kita. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay at mapagtapos ka ng pag-aaral mo, anak. Para kapag wala na ako, masisiguro kong maayos ang magiging buhay mo. Hindi naman porkit umalis ako ay hindi na kita mahal. Hindi mo lang alam, anak, ang bawat pagtitiis ko sa Saudi. Masakit para sa akin ang mag-alaga ng anak ng iba habang hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo sa Pilipinas. Nadudurog ang puso ko sa tuwing naiisip ko na wala ako sa tabi mo sa mga sandaling kailangan mo ako. Tuwing nababalitaan kong nagkakasakit ka, doble ang pag-aalala ko at halos hindi ako makakain at makatulog. Alam mo anak, kahit sinasaktan at minamaltrato ako ng amo ko, tiniis ko yun ng 2 dekada dahil mahal kita, Cecil. Walang araw na dumaan na hindi kita inisip. Sana ay mapatawad mo ang nanay, ha? Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Sandaling tong dugo! Ah! Ah! Tulong!
Isang araw ding yun ay isinugod ako sa ospital, Kuya. At nalaman kong mayroon din akong uterine cancer. Stage 3B na ito. Kaya pala, madalas akong mag-severe bleeding na akala ko ay parte lamang ng menstrual cycle ko. Nalaman ko pa na may history pala talaga ng uterine cancer ang pamilya namin. Nararanasan ko ngayon ang sakit na naranasan niya noon. Noong mga panahong kailangan niya ng anak na mag-aalaga sa kanya. Kung maibabalik ko lang, Kuya, ang oras, ako mismo ang mag-aalaga kay nanay at yayakapin ko siya ng mahigpit para magpasalamat at humingi ng tawad. Gusto ko lamang pong itanong kung ang pagkakasakit ba ay kalooban ng Diyos sa ating gumagalang Cecil. Oras para magpahid ng luha, alas 11:40 na ho ng umaga. UNTV Radio, La Verdad 1350, tapat at totoo sa serbisyo publiko. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dear Kuya, yan, palakpakan natin yung ating mga estudyante ng La Verdad. Yan, saliw pa rin ang awitin ni That Girl. Oh, ayan. Well, yun ang isang mabigat kong minsan, ano? Talagang pag wala na at saka natin nare-realize yung sana, marami tayong sana. Sana nung nabubuhay pa, sana. Well, ano kaya ang masasabi naman dito? Dahil parang naiisip ngayon dito ni Cecil, hindi kaya ito ay parang naging parusa rin sa kanya o naging kabayaran din nung kanyang naging hindi magandang pag-uugali sa kanyang nanay na kaya napalayo sa kanya. Nagtiis na hindi siya nakikita, dalawang dekada na ikinagalit niya, dahil sa nagtiis ng paghahanap buhay para siya maitaguyod at mapaaral at mapagtapos. Na nung bumalik naman ay meron ng sakit at yun naman ang pinaranas niya dun sa kanyang ina. Well, isang reality po ito, nangyayari ito, no? At maganda naman yung naging punto ni Nanay Puring, ano? Si Manang Puring, ano? Sabi ni Manang Puring, uwi na ako sa probinsya. Haharapin ko, siguro naisip niya, harapin ko yung anak ko. Baka mamaya maging kagaya nitong si Cecil na parang hindi niya na-appreciate yung ginawang paghihirap ng kanyang nanay. Hindi niya inisip kung bakit tiniis din ang nanay niya na mapalayo sa kanya. Alam niyo yung bilang isang magulang, ako kasi tatay, yun lang, malayo ka talaga sa anak mo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Hindi madali yun eh. Lalo na para sa isang nagmamahal na nanay, ano? Nagmamahal na tatay. Hindi mo nga lang makita yung anak mo na nasa isip mo palagi. Lalo na kung alam mong nasa malayo kang lugar, nagkakasakit yung anak mo. Ano yun? That is something na nakakadurog ng kalooban. Pero for reasons na
gusto mong itaguyod yung pamilya mo, tinitiis yun ng magulang. Kaya lang ito eh, ganito na yung nangyari. So pakinggan ho natin anong mga wisdom na maaaring ibahagi sa atin sa ganitong situation at tinatanong ni Cecil yung pagkakasakit ba niya na yon o ito bang pagkakasakit ay kalooban ba ito ng Diyos. And what are the wisdom na pwede nating makuha mula ho dito sa storyang ipinadala sa atin ni Cecil. Narito naman ang tinig po na ating resource person, si Brother Eddie Soriano. Ganito po ang sagot, kapatid. Ang sakit po ay maaaring masabi natin na kaloob ng Ama o kaloob ng Diyos. At maaari rin nating masabi na iyan po ay idinidikta ng naturalesa. Meron pong sakit na ginagamit ng Diyos para magpaalaala sa isang tao. Bawa, nakakalimot ka sa Diyos, magkakasakit ka, pwedeng ginagamit ng Diyos yon para mapaalaala sa'yo na ikaw ay gumagawa ng mali. Pakinggan nyo sa isang talata ng Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ang Diyos po pala nagbibigay ng sakit. Sabi niya, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. Nagpapagaling din siya. Kaya po, ang Diyos ay nakagagawa nito. Kung ang tanong niyo, yung bang karamdaman ni kalooban ng Diyos yan? Opo, meron pong karamdaman kalooban ng Diyos. Meron namang karamdaman bunga ng ating pag-abuso. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang maglalasing. Eh, ang ginawa mo, lasing ka ng lasing, puro inuman, kain ng karne, kain ng mga sitsaron, tapos inom ng inom, gabi-gabi. Eh, nagkaroon ka ngayon ng sakit sa bato, kaya sa atay, dahil sa sobrang alkohol. Eh, yun ba, kalooban ba ng Diyos yun? Dahil yun sa kalalasing mo. Ayaw nga sana ng Diyos magkaroon ka nun dahil sabi niya, huwag kang maglalasing eh. Eh, naglasing ka na naglasing, nagkasakit ka, kalooban ba ng Diyos yun? Maling analysis yun. Kaya ka nagkasakit, sinasadya mong ayaw ka sumunod sa Diyos. Na sabi niya, huwag ka maglalasing, eh ginawa mo'y lasenggo ka habang buhay. Pag nasunog yung baga mo, kasisindi ng sigarilyo, kainom, kakakain ng pulutan, ay tumaas ang presyon mo, na-stroke ka. Kung lumakad nga ngayon eh, naiiwan yung kaliwang paat at yung kaliwang kamay mo eh, naiiwan, eh kalooban ba ng Diyos yun? Hindi nga kalooban ng Diyos yun dahil ayaw ka nga niyang maglasing eh. Eh lasing ka ng lasing, eh gusto mo sigurong magkasakit. Parang ganun, meron akong kilalang doktor. Doktor ko. Sabi niya sa akin, Brother Eli, ganito. Naniniwala naman ako sa kanya. Abay, nung minsan eh, nadatnang ko, Dok, ba't ka ako nagsisigarilyo? Di ba sabi mo sa akin, masama yung sigarilyo? Oo nga, ikaw Eli, kaya lang. Total, matanda na naman ako eh. Siguro, dapat siguro, mamamatay din lang ako eh, sabi niya. Natawa ako, sigarilyo siya ng sigarilyo, na ibinabawal niya. Pero alam mo kapatid, ganun ang sakit. Merong sakit, namamana naman. Dahil merong mga lahi-lahi ng sakit. Kagaya namin, ang lahi ng aming sakit, hika. Talagang yung lola ko, yung mga tiyahin ko, sa magkabila may hika. Kaya ako may hika rin. O, ngayon, awa naman ng Diyos kahit may hika ako, nakakapangaral ako. Kahit malamig, naku dito sa Amerika pagka lumamig, apat-apat na yung jacket mo, malamig pa rin. Pero awa ng Diyos, nakakaraos ako. Sa tulong ng Diyos, di ako masyadong nahihirapan. Kasi pag meron naman tayong tiwala sa Diyos, mapapagaling naman ng Diyos ang ating karamdaman. Eh. Sabi niya, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, sabi ng Diyos. Kaya dun mo na dapat tignan, kapatid, may dalawang klase ng sakit. Isang sakit, bigay ng Diyos, dahil para paalalahanan niya ang isang tao. Meron namang isang sakit, na
Bunga naman yun ng kapabayaan natin. Halimbawa, kain ka ng kain ng matamis, ay maja-diabetes ka talaga. Sakit na yun eh. Galing sa kakakain ng matamis eh. Ice cream, soft drinks, naku po. Napakaraming asukal lang nilalagay natin sa ating katawan. Eh biro mo para matunaw ng katawan mo yun. Hirap na hirap ang ating pancreas doon. Ang mangyayari, masisira yung pancreas. Pag nasira na yung pancreas, diabetes na yun. Pag hindi na makapag-produce yung pancreas ng tinatawag nating insulin, ay, diabetes na. Kaya minsan may sakit, tayo rin ang may kagagawan kung bakit tayo nagkakasakit kuminsan. Pero halimbawa, may tao naman na malakas naman, eh nagkasakit halimbawa, maaaring bigay ng Diyos yun para ipaalaala sa kanya yung kanyang mga maling ginagawa. Yun, para makapagbagong buhay ang isang tao. Meron kasi akong karanasan sa ganyan, mayroong isang judge. Yung judge na yun, araw-araw nasa korte siya. E de, araw-araw siya nasa korte. Pag-uwi niya sa bahay, bago siya matulog, yung kaso niyang pinakinggan, nire-review niya. Tapos nagkasakit siya. Kailangan niyang magpahinga ng 3 buwan. Tapos dun sa 3 buwan na nakapahinga siya, wala siya sa korte, napanood niya yung andating daan. Tapos naliwanagan siya, tumawag sa akin, tapos nakinig, tapos dumalo sa pagkakatipon hanggang nabautismuhan. Sabi nung judge, nung makabautismo na siya, Brad Eli, alam ko na kung ba't ako nagkasakit. Bakit ho? Siguro sinadya ng Diyos magkasakit ako dahil kung hindi ako nagkasakit, hindi ako makakapakinig eh. Judge ako eh, sabi niya. Busy-busy ako eh, sabi niya. Siguro nga po, sabi ko, judge, siguro nga po, totoo sinasabi niyo. Meron naman isang negosyanteng napakayaman. Mayaman-mayaman siya. Eh, nung minsan, ano siya, nalugi siya. Nung malugi na siya, naghahanap siya ng tulong mula sa Diyos. Nakikinig siya sa mga religion. Naganap siya. Nakapakinig siya sa dating daan. Naliwanagan siya, naanib siya. Nung maanib siya ngayon, kinausap ako, Brad Eli, ako ikaw gusto kong magtayo ng negosyo kasi yung negosyo ko dati nalugi. Pwede mo ba akong tulungan? Ba't ka ako? Eh kasi hindi ako makakapag-rehistro dahil yung dati kong negosyo, marami na akong bad record, sabi niya. Dahil nalugi nga ako eh. Baka walang magtiwala sa akin. Pwede ba, Brad Eli, pagtatayo tayo ng korporasyon, ikaw ang presidente? Sige ka ako. Eh ano isososyo ko? Basta ikaw ang sosyo mo lang, pangalan mo, sabi niya. Eh sige ka ako, tayo ka negosyo. Nagtayo siya negosyo. Tapos nung kumikita na kami, sabi niya sa akin, kaya pala ako, Brad Eli, nalugi sa una kong negosyo para makilala ko ang Diyos eh. O, tamo. Merong ganong pangyayari, kapatid, na ako sa kabanan ng karanasan ko, pakikisama sa tao, nakita ko, ayon sa Biblia, mayroong sakit, bigay ng Diyos. Basahin natin ang 3 G's ng Ecclesiastes. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ayun, ang sakit pala ibinibigay ng Diyos para ang tao maging sanay sa hirap, sanay sa sakit. Halimbawa kapatid, ano, yung bata, wala namang kasalanan yung bata, di ba? Tapos yung bata minsan magkakasakit ng tigdas, magkakasakit ng beke. Eh yung pala naman, di naman pala masama yun. Basta't maalagaan mo lang, nagkasakit ng beke yung bata. Eh yung pala, napag-aralan ng medisina, pagka ang bata nagkasakit ng beke, 2, hindi na uli siya magkakasakit kahit tumanda na siya. Magkakaroon siya ng immunity dun sa sakit na yun. Ganon din yung tigdas, yung bulutong. Pag nagkabulutong ka na, di ka na bubulutongin uli. Pag nagkatigdas ka na, di ka na magkakatigdas uli. Bakit? Binigay ng Diyos yung sakit na yon sa mga bata kung minsan para maging depensa nila sa hinaharap. Kasi pagka ikaw pala binulutong matanda na, naku po, napakasakit kapatid. Binulutong ako, 28 anyos ako. 1 linggo kong nakaratay. Dahil mula nung bata, ang nanay ko raw, pag may bulutong,
Hindi kami pinalalapit. Kaya kaming magkakapatid, halos hindi kami binulutong nung maliliit kami. Ay, nung ako'y magkaroon ng bulutong eh. Hanggang buto, napakasakit, hanggang laman. Sa linggo kong inilalagnat, di ako makabangon, di ako makakain. Nakaswero ako. Mahirap pala ako yung pagkamatanda ka na eh. Magkakabulutong. Meron akong mga apo eh. Nagkabulutong 2 taon eh. May bulutong na naglalaro pa eh. Hindi pinapansin yung bulutong eh. Yung palang bulutong, pagka maaga ka pang nagkasakit, mas maganda pa. Kaya lang dapat alagaan dahil masama yung komplikasyon ng bulutong, yung tigdas, yung beke. Pero pagka nagkasakit ka na nun, di na darating yun sa darating pang mga buhay mo. Bawat tumanda ka ng 90 taon, di ka na magkakabulutong uli. Ang nanay ko nga, nagkabulutong daw siya 8 taon eh. Tapos meron siyang naiwan ditong nakamot daw niya, maliit na parang lubak, parang butas. Ayo, eh hanggang nung 90 years old siya, nakikita ko yung marka ng bulutong ng nanay ko. Hindi na siya nagkabulutong uli. Ibig sabihin, kapatid, talagang merong sakit binibigay ng Diyos para mapagsanayan ng tao, para makapag-create ng depensa sa katawan mo. Nagkakaroon ng antibodies para wag ka na uling magkasakit. Ngayon, yung sakit, kuminsan dahilan yan talaga ng kamatayan, gaya ng sinasabi mo. Eh, kalooban ba ng Diyos? Eh, ang Diyos ang nagsabi noon eh, tinakda sa tao ang mamatay na minsan. So, pwede kang mamatay sa sakit, pwede kang mamatay sa aksidente, pwede kang mamatay sa natutulog ka lang, wala ka namang sakit. Maraming paraan ang tao'y mamatay. Yun ay nakatadhana na talagang ang Diyos ang may bigay noon. Merong mamamatay, mahuhulog ang eroplano, kaya yung buse mababangga, o kaya yung tawag dito, yung barko eh, lulubog. Nakatakda na yun eh, kasi tinakda ng Diyos sa taong mamatay na minsan. Ang atin lamang pag-asa, kapatid, kung may takot ka sa Diyos, pwede kang iingatan ng Diyos dun sa mga ganun. Bawa, may takot ka sa Diyos, hiniling mo sa Diyos, nako, Panginoon, wag naman sana dito sa dagat ako mamatay, makakain ako ng pating. O, baka sakaling hindi lumubog yung barko mo. Pero merong ibang kamatayang nakatakda para sa'yo na hindi nangyari nung lulubog ang barko. Maaaring ang kamatayan mo dumating pagka matanda ka na. Meron na mamatay sa katandaan, parang yung tatay ko. Nung mamatay yung tatay ko, 97 anyos na siya. Mahina na yung puso niya. Eh kasi 97 anyos na eh. Tatay ko kasi pagod na pagod sa buhay yun eh. Dahil construction superintendent yun eh. Kaya masasabi ko kapatid, ang kamatayan ng tao, tinadhana ng Diyos yan, tinakda ng Diyos. Pwedeng dumating yan sa iba't ibang paraan. Pero ang tanong mo, ang sakit ba, eh, kalooban ng Diyos yun? Oo, merong ganun sakit, kalooban ng Diyos. Meron naman sakit, dahil sa gawang masama ng tao. Limbawa, napakahilig mo sa chicks, kahit saan tabi-tabi lang ay eh, nakikichik-chik ka riyan, eh magkaka-AIDS ka. Hindi kalooban ng Diyos yun. Ikaw na may gusto nun. Sumausaw ka ba naman sa lahat ng butas eh, o masama yung mangyayari sa'yo. Bukod sa magkakasipilis ka na, maaari ka pang magka-AIDS, maaari ka pang ikaw ay magka-gonorrhea, ay maraming pwedeng maging sakit dahil sa mahilig sa babae, ganun. Yun ang nasa Biblia, kapatid. Iba-ibang dahilan ng pagkakasakit ng tao. Meron din sakit, gaya naman ng sakit ni Job, na pinayagan ng Diyos para mapatunayan ng Diyos na meron taong kahit may sakit, tapat pa rin sa kanya, gaya ni Job. Kahit nagkasakit na, tapat pa rin sa Diyos. Pinagaling naman niya si Job, kapatid. Ayan, ah. Alam nyo, hindi ko lang ialis sa isip ko din, balikan yung mga storya tungkol sa mga magulang. Ano. Kasi isang bagay na sinabi din sa akin ni Brother Eli, there was a time na nagkakwentuhan kami. Sabi niya, alam mo, yung mga anak na
hindi tumatanaw ng utang na loob sa magulang. Masama yun eh, sabi niya. Kasi ang tao, sabi niya, isang binigay niyang ano dyan, ang tao, hindi kagaya nung isang halimbawa, isang yung itlog ng manok, ano? Di ba yung sisiw? Meron tayo mga, pagka yun ay napisa na, pwede na siya actually mabuhay sa sarili niya eh. Pero yung bata, kapag ipinanganak ang bata at pinabayaan mo yan, mamamatay yan eh. Kailangan na kasi ng bata na inaaruga. Ibig sabihin, kung ikaw ay ipinanganak at pagkatapos nabuhay ka dahil inaruga ka ng magulang mo, that's one thing na dapat tignan mo doon sa magulang mo eh. Kahit na sabihin mo pa na yung magulang mo eh masama o merong kung ano man siyang klase ng tao, pero that remains na merong kang utang na loob doon sa magulang mo dahil had it not been doon sa pag-aaruga sa'yo, considering kagaya nitong si Cecil, iniwan siya doon sa ilang years old na siya, 7 years old nung iniwan siya doon sa kanyang tiyahin dahil nagtrabaho yung kanyang nanay para naman itaguyod ang kanyang pag-aaral. Ibig sabihin, naka-ipinanganak ka, pinasusukap, gumapang ka, naglakad ka. During those years, at yung formative years mo na yon, inaruga ka nung magulang mo, eh utang na loob mo yun sa magulang mo. Dahil kung halimbawa pagkaluwal sa'yo, iniwang ka na lang sa isang tabi, you're not going to survive. Hindi ka kagaya ng isang itlog na napisa at pagkatapos na mapisa, ay pwede na siya sa sarili niya. Hindi naman tayo kagaya ng mga hayop na pagka ipinanganak, once na naipanganak, parang meron na silang kapasidad na sige, pwede na siya sa sarili niya kaagad, magsusurvive na siya sa sarili niya. Ang tao hindi ganun eh. Kaya nga, yung laging binabanggit ni Brother Eli na sabi dun sa Ephesians, yung sabi ni St. Paul sa Ephesians 6:1 and 2, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth." Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti. Ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So merong pangakong nakakabit doon ano, na gusto mo mabuhay na mabuti. Ibig sabihin, pabuhay mabuti, free from maraming mga mabibigat na mga problema. Gaya ng nangyari kay Cecil na later on, nagkasakit din siya. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Meron palang ano yun promise na nakaakibat doon na yung isang anak na matalimahin sa magulang, marunong rumispeto sa magulang, marunong kumilalad ng utang na loob sa magulang, yumayaon yun ng mabuti at nabubuhay ng malaon. Ibig sabihin, nakakapagpahaba ito ng ano mo, ng buhay mo sa isang mabuting buhay. Alam nyo, ito'y, you go over it. Buksan nyo po yung sinasabi ng wisdom ng kasulatan with regard to that. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Ayan. Yung para mabuhay ka ng malaon sa lupa, yumaon kang mabuti. Kaya sa mga anak, siguro no matter what, kung may naging pagkukulang ang ating mga magulang o kung meron silang, bayaan na natin ang Diyos doon na ang Diyos ang humatol doon kung ano man yung mga bagay na yun. But on our part, bilang anak, still, yung pagtanaw pa rin ng utang na loob sa magulang natin na nag-aruga sa atin nung ipinanganak tayo, isang bagay na magdadala sa atin ng magandang bagay dahil ito yung sinasabing pangako, unang utos na may pangako. Igalang natin ang ating mga magulang at tayo yayaon ng mabuti at mabubuhay tayo ng malaon sa lupa. Sa mga ibig humapadala ng kanilang mga kasaysayan, ng kanilang liham na ibig na mabigyang buhay sa pamamagitan ng pagsasadula
ng inyong mga storya dito po sa Dear Kuya The Drama, padala nyo lamang po sa amin dito sa Dear Kuya 907 Philam EDSA Quezon City. At marinig nyo po rin yung mga insights na sinasabi ng banal na kasulatan. O, sa mga taga Singapore na kasalukuyang nagpapahid raw ng kanilang mga luha. O, salamat sa ating mga estudyante. Thank you so much for being with us. Kasama si Teacher Jack. At 12:30 ang student hours. Sa inyo naman kasama din si Teacher Jack dyan at si Ma'am Annie Rentoy. Sa lahat po ng mga taga-subaybay natin ng palatuntunan, Dear Kuya, thank you so much for joining us today. Maraming salamat po. And God willing, mag-arinigan po tayo alas 9 ng umaga tomorrow hanggang alas 12 ng tanghali sa palatuntunan pa rin, Dear Kuya. And minsan pa, atin pong pasasalamat sa Poong May Kapal sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na muling makapaglingkod sa ating mga kababayan. Sana po sa isang maliit na paraan ay nakapagbahagi kami sa inyo ng mga bagay na maaari ninyong maging gabay sa inyong buhay. Ako po ang inyong Kuya Daniel. Pagpalain naman tayo ng Panginoon. Magandang araw po. You make me strong.